everyone, welcome to my channel Jovi's Life and Travel Vlog. Good morning to you all. Maaga akong gumising ngayon at ako ay namalengke. Namimiss ko ang lutuing Pilipinas, especially ang sinigang. Kasi ang lamig dito ngayon, guys. As you can see, nakabonnet ako. Hindi ko binuksan ang heater pagdating ko galing palengke kasi lalabas din ako maya-maya at ako ay maglalakad. So, ito yung mga pinamalengke ko, guys. Mga pang sahog sa sinigang. Oh, bumili ako muna ng grapes. Grapes yan. Grapes. Tapos, cauliflower. Broccoli. So, hindi yan ang pangalok ko sa sinigang. Bumili lang ako ng, nandun na din lang ako sa palengke. So, bumili na ako ng mga ibang prutas at gulay. So, yan. Ito ang mandarin. So, ito yung pang-sahog ko sa sinigang. So, mustasa. So, tatlong talit na ganyan ay $2. $2, guys. So, yan yung sa mustasa. Tapos, sitaw. O sa amin sa Quezon ay ayap. Ayap ang tawag namin dito. Malay, mahaba. Ewan kung magkano yun. Nakalimutan ko na kung magkano isang talit. Tapos, bumili na ako ng saging kasi nandun na din nga lang sa palengke. Tapos, bumili na ako ng okra. Mahal ng okra kaya, pero gusto ko yung okra na nalagay ako yung sinigang. So, ayan siya. Ayan, maliliit lang ang binili ko. Mga ganyan lang siya kaliliit. So, panglagay ko yan sa sinigang mamaya. So, iluluto ko sinigang. Tapos, bumili ako ng pomegranate. That's good for another prutas daw yan. Maganda daw sa katawan. Tapos ito yung sili. Isang sili lang binili ko kasi panglagay lang sa sinigang yan. Ilagay ko yan sa sinigang. Tapos, bumili ako ng gabi. Ganito yung gabi nila, guys. So, kasi pag nagsisinigang, naglalagay ako ng gabi. Taro. Ang tawag nila dito. Ayan. Ito. Nilagay ko sa sinigang para yung sabaw niya malapot. Mas gusto ko. Tapos bumili ako ng pinya. Para masarap yung pinya kasi ano siya, mabango sa kayong madilaw. Tapos bumili na rin ako ng papaya. $5.99 ang kilo. So ayan yung ano ko. So magsisinigang ako mamaya. Tapos yung pinamili ko sa Asian market. So, yun ang nabili ko na ano. Pagka minsan-minsan kasi nami-miss ko, so bumibili ako doon ng mga gulay na, yun no, galing, parang galing sa amin sa linang. Nami-miss ko doon ang aming mga tanim sa linang. So, ito kata. So, ilalagay kong ano, I'm going to cook pork sinigang. So, just, I have the sitaw, mustasa at gabi at saka sili, okra. May kamatis pa ako sa fridge. Tapos bumili ako ng meat. Oh, bumili ako nitong tinapay kasi na-miss ko din. Parang yung lasang tinapay sa Pilipinas, yung may parang pandikoko siya. Pero sa bread top, nakalagay ano, bread top. Tapos yung ganyan siya, oh, may coconut. Coconut and custard inside. Masarap siya. Masarap sa tea. Pilari ko lang muna dyan. Tapos bumili ako ng mincemeat. Bumili ako ng mincemeat kasi lagay ko sa freezer kasi I always have to have something. So, ang itong sisinigang ko ay, Jesus. Yung ganito, guys, oh. Pork spare ribs. Tapos wala na siyang skin, yung rindless. So, and there's no fats. There is fats, but it's not much fats in it. So, I rather try a little bit extra. So, I know it's nice cut. But it's pork spare ribs. So, that's some pang sinigang mamaya. And not all of that. And maybe just half of it or 3 pieces. Because ako lang naman kumakain. Yung mag-ama, hindi sila kumakain ng sinigang. So, yan ang meat. Tapos, binilok sa mag-ama ay ang chicken. Magkaluluto ako sa kanila ng fried rice at chicken honey soy. So, gusto nyo yun. Tapos, nandun na din lang ako sa Asian shop.
pumili na ako ng sardinas. Ganito yung gusto kong sardinas, guys. Oh. So, yan. Minsan-minsan nagluluto ako ng sardinas. So, yan. Pinamili ko ngayon, guys. Kasi namimiss ko nga ang lutuin ng Pilipinas. At saka namimiss ko ang aming linang. So, bumili ako ng mga ganyan-ganyan. Medyo mahal kaysa sa normal grocery. Pero, minsan-minsan lang naman. So, kaya yan. Ang aking pinamili. Ang agang namili. Tapos, nakabolin pa ako. Ang lamig. Kasi umuulan. Tapos, ang lamig. Ang mga 9 degrees lang dito sa Apoy ngayon. At kasi maulan. Tapos, medyo may hangin. So, yan lang, guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking pinamalengke. Saka kung anong pwedeng mabili sa Asian market dito. Halos lahat naman nabibili na din dito sa Australia kung anong mayroon sa Pilipinas. Kaya hindi na mahirap. Hindi katulad nung bago ako dito na kukunti. Halos bihirang-bihira ang makakabili at saka sobrang mahal talaga noon. At least ngayon, affordable. Affordable na. So anyway, so that's all. So thank you guys for watching. I hope you like and subscribe. And I'll see you next time. Bye!